ang mga pastor at elder ay pinili at hinirang ng Panginoon. Amen. Amen. Ang pagsunod sa mga pastor at elder ay pagsunod sa Panginoon. Amen. Amen. Ngunit sila ba eh, may patunay ng gawain ng Banal na Espiritu? Kaya ba nilang magpatotoo sa lahat ng mga salita ng Panginoon? Hindi. Hindi nila kaya. May tuturo ba nila sa atin ang landas ng pagsasabuhay ng salita? Tama yun. Walang pagsasabuhay. Hindi ako sumasangayon sa sinabi nyo. Malinaw na sinabi ni Pablo sa Biblia, ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Amen. Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Pinatutunayan ito na ang mga pastor at elder ay hinirang lahat ng banal na Espiritu. Tama yan. Hindi ba't ang paghirang ng banal na Espiritu ay kumakatawan sa paghirang ng Diyos? Oo, tama. Hinirang ng Diyos ang mga pastor at elder bilang mga tagapangasiwa. Hindi pwedeng mali yun. Kayong lahat. Hindi ba tama yon? Oo, tama yon. Tama yon. Tama nga yun. Tama yon. Ako sa sinasabi niya. Katrabahong to. Itong mga huling araw ng pag-uusap ay pinahintulutan ako magnilay-nilay. Kung paano natin laging bulag na ipinapakahulugan ng Biblia, inaalis sa konteksto at ginagamit ang mga salita ng mali. Karamihan sa sinasabi natin ay batay sa mga paniniwala at imahinasyon. At maging ang maraming kakatuwang pananaw. Nilalabag nito ang mga salita ng Panginoon. Totoo yun. Tama. Talagang hindi natin nauunawaan ang katotohanan. Masyado tayong hangal at ignorante. Dapat na nating tratuhin ngayon ng tama ang bawat salita mula sa Biblia. Ang mga salita ng Biblia ay sinasalita laban sa ilang mga pinagmulan. Totoo yun. Hindi tayo basta-basta maaring kumuha ng anumang taludtod at pairalin ito ng wala sa loob at kung paano gusto. Oo. Kung pinairal natin ang bersikulo na at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo sa lahat ng mga relihiyosong pastor at elder, hindi ba walang katotohanan yon? Tama, walang katotohanan yun. Tama, walang katotohanan yun. Dapat nating maunawaan. Sinong nagsabi na at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo? Kanino nakatuon ang mga salitang ito? Kung hindi natin kayang alamin ang dalawang tanong na ito at paiiralin ng wala sa loob ang mga ito, hindi ba yun ang pag-aalis sa konteksto? Oo, pag-aalis nga sa konteksto. Hindi ba nito minamasama ang Biblia? Minamasama talaga nito ang Biblia! Tama yun, minamasama nito ang Biblia. Kaya bang katawanin ng salita ni Pablo ang mga intensyon ng Panginoong Jesus? Hindi. Hindi kaya. Kaya bang katawanin ni Pablo ang Panginoong Jesus? Hindi kaya. Ang mga salita ng Diyos lamang ang katotohanan at ang mga salita ng Diyos lamang ang maaaring makapagpatunay. Amen. At si Pablo, isa lamang siyang tao, hindi siya si Kristo. Amen. Hindi katotohanan ang kanyang mga salita. Kahit na dumating ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, maaari lamang nating sabihin na ito'y tumatalima sa katotohanan. Hindi natin dapat ituring ang mga salita ni Pablo bilang katotohanan at gamitin ito bilang katibayan. Tama si Sister Fu. Hindi maaaring katawanin ng mga salita ni Pablo ang mga intensyon ng Panginoong Jesus. Ganoong do, paano mo nasabi ang pruweba ang salita ni Pablo na lahat ng pastor ay hinirang ng Banal na Espiritu? Sinasabi mong hinirang sila ng Banal na Espiritu, ngunit sila ba ay may patunay ng gawain ng Banal na Espiritu? Kaya ba nilang magpatotoo sa lahat ng mga salita ng Panginoon? Hindi. Hindi nila kaya. May tuturo ba nila sa atin ang landas ng pagsasabuhay ng salita? Tama yun, walang pagsasabuhay. Kaya ba nilang magbigay ng tunay na tustos sa ating buhay? Tama siya, sinasabi. Anong napala natin mula sa ilang taong pakikinig sa pangaral ng mga pastor? Hindi pa ba malinaw sa inyo? Ang mga kapatid sa iglesia ng makapangyarihang Diyos ay malinaw na nagbabahagi ngayon. Paano mo mapanghahawakan ang salita ni Pablo at sabihin ang mga pastor ay hinirang ng Diyos? Tama! Hindi ba ninyo talaga nauunawaan o nagpapanggap lamang kayo na nalilito? Parang nagpapanggap lamang. Totoo. Hindi ko talaga kayo nauunawaan. Medyo nalilinaw. Oo, pinaliwanag na ito ng malinaw. Ito ang mga pamamaraang ginagamit nila upang linangin tayo. Tama siya ako, kahit ako nalilito. Oo, tama. Hindi tayo pwedeng makinig sa mga pastor at elder. Mga kapatid, mag-usap tayo ng higit pa tungkol sa isyong ito. Tama.
Ang ilan sa mga relihiyosong lupon ay kadalasang ginagamit ng mali ang mga salita sa Biblia upang gumawa ng mga panuntunan. Sinasabi nilang ang mga mapagkunwaring pariseo at ang mga relihiyosong pastor ay hinirang na mga tao at ginamit lahat ng Diyos. Hindi ba nito labis na nilalaban at nilalapastangan na makapangyarihang Diyos? Oo. Siyang tunay, magiging malubha ang resulta. Maraming mga tao ang hindi alam kung paano kumilala. Naniniwala sila sa Panginoon ngunit hindi nagpapahalaga. Sa halip ay nagtataguyod ng mga kaloob, katayuan at kapangyarihan. Bulag na naniniwala at sumasamba sa mga pastor at elder. Hindi nila makilala kung taglay ng isa ang gawa ng banal na espiritu at ang realidad ng katotohanan. Iniisip nila na hanggat mayroong isang sertipiko ng pastor at mga kaloob at kayang pag-aralan ng Biblia, nangangahulugan na sila ay naprubahan at hinirang na ng Diyos at dapat silang sundin. Ang ilang mga tao ay nakakatuwa pa at iniisip na ang pagsunod sa mga pastor at elder ay pagsunod sa Diyos. At ang paglaban sa mga pastor at elder ay paglaban sa Diyos. Kung susundin natin ang mga naturang paniniwala, ang mga punong saserdoteng Hudyo, mga eskriba at mga pariseyo, na pamilyar lahat sa Biblia at madalas na ipinaliwanag ang Biblia sa iba, ngunit nilabanan at binatikos ang Panginoong Jesus nang siya ay nagpakita at gumawa noon. At sila mismo ang nangunang magpapako sa kanya sa krus. Sila ba'y mga taong hinirang at ginamit ba sila ng Diyos? Siguradong hindi. Siguradong hindi. Kung sinundan ng isa mga pinunong Hudyo sa paglaban at pagbatikos sa Panginoong Jesus, nangangahulugan ba na sinusunod nila makapangyarihang Diyos? Hindi yun nangangahulugan na ganoon. Sasabihin mo bang ang mga tumanggi sa mga pinunong Hudyo at sumunod sa Panginoong Jesus ay nilalabanan at sinusuway ang ating makapangyarihang Ama? Talagang hindi. Ipinapakita nito na ang sabing ang pagsunod sa mga pastor at elder ay pagsunod sa Diyos, ang paglaban sa mga pastor at elder ay paglaban sa Diyos, ay talagang walang katotohanang basehan na talagang mali. Totoo ang lahat ng mga sinabi niya. Dapat malinaw sa ating mga mananampalataya na kung ang mga relihiyosong pastor at elder ay di tinatanggap ang Diyos at ang kanilang tinatahak ay pinagkakanulo ang katotohanan at nilalabanan siya, dapat tayong tumayo sa panig ng Diyos. Ilantad sila at tanggihan ang mga ito. Yun ang tunay na pagsunod sa Diyos. Amen. Pagtalikod dito sa kadiliman at pagharap sa liwanag at kabutihan ng Diyos. Sa makatwid, pagdating sa pakikitungo sa mga pastor at elder, dapat nating hanapin ang katotohanan at unawain ang mga intensyon ng Diyos. Kung ang mga pastor at elder ay mga taong nagmamahal sa katotohanan at inahanap ito, tiyak na magkakaroon sila ng gawain ng banal na espiritu at magagabayan tayo sa pagsagawa at pagdanas ng mga salita at matakot sa Diyos at lisanin ang kasamaan. Amen. Ang paggalang at pagsunod sa mga naturang tao ay naaayon sa mga intensyon ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung hindi nila iniibig ang katotohanan at nagmamalasakit lamang sa pagpapaliwanag ng kanilang kaalaman sa Biblia at mga teolohikong teorya upang magyabang at magpabango, upang sambahin at sundin natin sila at hindi itinataas na sumasaksi sa Diyos, hindi tayo ginagabayan sa pagsagawa at pagdanas ng mga salita ng Diyos. Kung gayon sila yung mga taong nahatulan at sinumpa ng Diyos at sasalungatin natin ang Diyos kung tayo ay sumasamba at sumusunod pa rin sa kahit anong sabihin nila. Tama yan. Ito ay ganap na labag sa intensyon ng Diyos. Tama. Sa palagay niyo, hindi ba tama yun? Tama. Dapat nating tanggihan ng mga nanlalaban sa Diyos ng mga pastor at elder na ito. Ganyan nga, ang mga pastor at elder, lahat sila ay ayaw sa katotohanan. Mga taong palaban sa Diyos tulad ng mga pariseo. Dapat natin silang hamakin, abandonahin. Yun ang nararapat. Totoo yan. Kung susundin natin ang mga pastor at elder na ito, tatayo tayo sa panig ni Satanas at sasalungat sa Diyos. Dapat nating maunawaan ang mga problemang ito. Oo, kailangan nating tumayo sa panig ng Diyos. Hindi na tayo pwedeng makinig sa kanila. Mga kapatid, karamihan sa mga taong nasa mga relihiyosong lupon ay hindi kayang kilalanin ang pagsalungat sa Diyos ng mga pastor at elder. Naniniwala sila na hanggat nauunawaan ng mga pastor at elder ang Biblia at naipapaliwanag ang Biblia at hanggat tumatalima sa Biblia at nakabatay sa Biblia ang sinasabi ng mga pastor at elder, dapat sumusunod kung gayon ang mga tao. Ang gayong pananaw ay maaring tama. Ngunit kung iisipin natin ito, talaga bang nauunawaan ng mga pastor at elder ang Biblia? Alam ba nila talaga ang gawain ng Diyos?
Ang pagkakaroon ba ng kaalaman sa Biblia ay kumakatawan sa pagkakakilala sa Diyos? Ang pakikinig ba sa mga pastor tungkol sa Biblia ay tunay na gumagabay sa mga tao upang maunawaan ang katotohanan at sundin ng Diyos? Sa tingin ko, walang sino man sa mga relihiyosong lupo na nakakaunawa dito. Totoo yan. Pag-isipan natin muli kung paano lumitaw ang mga pariseyong Hudyo sa iba na tila nauunawaan nila ang Biblia at mahusay itong pinapaliwanag. Ngunit na magtrabaho ang Panginoong Hesus, hindi nila siya kinilala at sa halip ay umasa sa mga titik mula sa Biblia upang subukan at ibitag ang Panginoong Hesus. Nilabanan nila at binatikos ang Panginoong Hesus. At dahil ang Panginoong Hesus ay naghayag ng mga salita ng Diyos, binatikos at nilapastangan nila ang Panginoong Hesus at inakusahan ng kalapastanganan. Sa huli, ay ipinako nila sa krus ang ating Panginoong Hesus. Ano ba talaga ang kanilang problema? Hindi ba sila arugante at walang alam sa Diyos? Oo. Ang mga ito ay sapat upang patunayan na ang pagkakaroon ng kaalaman sa Biblia at pagiging magaling sa Biblia ay hindi nangangahulugan na ang isang tao ay nauunawaan ng Diyos. Oo. At hindi ibig sabihin na alam nila ang gawain ng Diyos. Yun nga talaga. Ang mga tunay na nakakaranas ng gawain ng Diyos ay nagtutuon sa pagdanas at pagsabuhay sa salita niya. Sa mga salita niya, makikita natin ang kanyang kadakilaan. Maintindihan natin na ang lahat ay para sa ating kaligtasan. At malinaw na maunawaan na ang mga salitang inihayag ng Diyos sa kanyang mga gawain ay ang katotohanan ng dapat nating tanggapin. Mayroon din silang tunay na pag-unawa kung bakit ipinahahayag ng Diyos ang mga katotohanan ito, kung ano ang kanyang mga intensyon at kung ano ang nais niyang matamo sa pamamagitan ng kanyang gawain sa mga tao. Tanging ganitong mga tao ang tunay na nakakaunawa sa gawain ng Diyos. Tanging sila ang tunay na nakakaunawa sa Biblia at katotohanan. Sa pamamagitan lamang ng pag-uusap ngayon na nauunawaan natin ito sa wakas. Ang mga taong tunay na nauunawaan ng Biblia ay nakatoon lahat sa paghahatid ng mga salita ng Diyos sa Biblia, pagpapabatid ng mga intensyon ng Diyos, mga hinihingi ng Diyos sa tao, gawain ng Diyos at kanyang disposisyon. At magagawa tayong gabayan sa realidad ng katotohanan. At magagawa tayong may takot sa Diyos at sumusunod sa Diyos. Amen. Ano ang pinangangaral ng mga relihiyosong pastor at elder? Kaalaman at tiyuloy kong tiyore lamang ng Biblia. Anong kalalabasan ng pakikipag-usap sa gayong mga bagay? Sa huli, maaari lamang nitong gawing higit na mas mayabang ang mga tao. Hindi sila nagpapatalo dahil lang sa kaunting kaalaman sa Biblia. Bilang resulta, kapag nagkatawang tao ang Diyos upang ipahayag ang katotohanan, tinatanggihan nila ang Diyos, nilalabanan at sinasalungat ang Diyos. Tama nga yan. Parang ang mga pastor at elder na nagpapaliwanag tungkol sa Biblia at teolohiko ay talagang lumalaban sa Diyos. Oo nga, tama yun. Hindi ba sila tulad ng mga pariseyo mula pa noon? Oo, talaga pareho. Bakit hindi kaya ng mga pastor at elder na ibahagi ang karanasan ng kanilang sariling pagsasagawa ng mga salita ng Diyos? Bakit hindi nila maipahayag ang tunay na pagkaunawa sa gawain ng Diyos at sa kanyang disposisyon? Sapagkat wala silang tunay na karanasan sa mga salita ng Diyos at sa katotohanan. At ang kanilang pinagtutuunan ay ang mga pag-aaral lamang ng Biblia upang matamo nila ang kaalaman sa Biblia, na siyang dahilan kung bakit hindi nila kayang tanggapin ang gawain ng banal na Espiritu. Tama yan. Kaya paano nakatatanggap ng pag-aproba ng Diyos ang kanilang serbisyo? Oo, hindi ha-aprubahan ng Diyos. Oo. Ang Diyos bilang anak ng tao ay pinahayag ang katotohanan upang gawin ang kanyang paghatol sa mga huling araw. Ibinubunyag ang bawat tao. Ang mga umiibig sa katotohanan, suklam sa katotohanan, mabubuti at masasamang tagapaglingkod, mga naglilingkod sa Diyos at mga naglilingkod sa kayamanan ay binubunyag lahat. Tungkol sa mga relihiyosong pastor at elder, inaalis nilang lahat sa konteksto o mga bersikulo at umaasa sa paniniwala upang magkamali sa Biblia. Tinutukoy pa na walang salita at gawain ng Diyos sa labas ng Biblia. At nagpapakalat din ng mga uri ng kamalian upang batikusin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Naniniwala kami dyan. Siyang tunay. Sabihin niyo sa akin, hindi ba ito nakakalito at nanlilinlang sa mga tao? Oo, inililigaw nila mga mismo. Tao. Kinagamit ng mga pastor at elder ang mga bagay na ito. Sinong may alam kung gaano karami ang mga nasaktan at winasak ng kanilang pagpapakalat ng mga kamaliang yun?
gaano karami ang nawalan ng pagkakataon na madala sa harap ng trono ng Diyos at dumalo sa pigig ng kasalan kasama ang Diyos at ang tsansa na gawing isang mananagumpay ng Diyos. Masyadong nakakapinsala ang mga pastor at elder. Hindi ba't ang mga pastor at elder na ito ay mga balakid at hadlang sa mga taong tumatanggap sa tunay na daan? Amen. Oo, ganun nga. Sang-ayon kami sa sinabi niya. Hindi tayo dapat malinlang uli. Tama yun. Hindi pa natin nagawang makakilala sa maraming taon. Basahin natin ang salita ng makapangyarihan Diyos at mas mahusay natin makikilala ang mga pastor at elder. Okay. Salamat sa Diyos. Papuri sa Kanya. Salamat sa Diyos. O Diyos. Sinasabi ng makapangyarihan Diyos, tingnan ang mga pinuno ng bawat denominasyon at sekta, lahat sila ay mayayabang at mapagmagaling. At pinapaliwanag nila ang Biblia na wala sa konteksto at ayon sa kanilang sariling imahinasyon. Silang lahat ay umaasa sa mga regalo at katalinuhan upang gawin ang kanilang trabaho. Kung sila ay walang kakayahang mangaral ng kahit ano, susundan kaya sila ng mga taong iyon? Sila kahit papaano ay nagtataglay ng ilang kaalaman at maaaring magsalita ng kaunting doktrina o alam kung paano akitin ang mga iba at kung paano gamitin ang ilang mga katusuhan na kung saan dinala nila ang mga tao sa harapan ng kanilang mga sarili at dinaya sila. Sa pangalan lamang, ang mga taong iyon ay naniniwala sa Diyos subalit sa realidad sila ay sumusunod sa kanilang mga pinuno. Kapag nakatagpo nila yaong mga nangangaral ng tunay na daan, ang ilan sa kanila ay magsasabi, kailangan konsultahin natin siya tungkol sa ating paniniwala sa Diyos. Tingnan kung paano kinakailangan nila ang pahintulot ng isang tao upang maniwala sa Diyos. Hindi ba ito isang problema? Ano na ang kinahinatnan ng mga pinunong iyon kung gayon? Hindi ba sila naging mga pariseyo? Huwad na mga pastol, mga antikristo, at katitisurang mga hadlang sa pagtanggap ng mga tao sa tunay na daan. Oo. Yaong mga nagbabasa ng Biblia sa mga engranding iglesia, nagsasalaysay ng Biblia araw-araw, ngunit ni isa ay hindi nauunawaan ang mga layunin ng gawa ng Diyos. Wala ni isa ang kaya makilala ang Diyos. Bukod dito, wala ni isa ang umaayon sa puso ng Diyos. Lahat sila ay mga walang silbi, masasamang tao. Bawat isang tumatayo ng mapagmataas para turuan ng Diyos. Kahit iwinawas-iwas nila ang ngalan ng Diyos, kusang loob nilang siyang sinasalungat. Kahit tinatawag nila ang kanilang mga sarili na mananampalataya ng Diyos, sila yaong mga kumakain ng laman at umiinom ng dugo ng tao. Ang lahat ng mga taong iyon ay demonyong lumalamon sa kaluluwa ng tao. Mga diablong sinasadyang manggambala sa mga sumusubok lumakad sa tamang landas. At sa gabal na humahadlang sa landas ng mga naghahanap sa Diyos. Kahit sila ay may malulusog na laman, paano malalaman ng kanilang mga tagasunod na sila ay mga antikristo na umaakay sa tao sa pagsalungat sa Diyos? Paano nila malalaman na sila ay demonyong nabubuhay ng sadyang naghahanap ng kaluluwang lalamunin? Amen. Siyang tunay. Totoo nga mga sinasabi nila. Paano natin malalaman ang mga pastor at elder ay tulad ng mga tao yun? Brothers and sisters, kailan lang ay ipinaliwanag ng mga elders ang kaalaman sa Biblia at teolohikong teorya, bulag natin silang sinamba at sinundan sa katunayan. Kung titingnan, masyado tayong naging ignorante nang walang anumang kakayahang makakilala. Totoo nga, ang kaalaman sa Biblia at teolohikong teorya ay labis na nakakapinsala. Kung di natin nabasa ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, malililang pa rin nila tayo. Tama. Ang gabay natin din yung salita ng makapangyarihang Diyos. Totoo yan. Tama. Iniisip ko dati na madadala kami sa kaharian ng langit hanggat sinusunod namin ang mga pastor. Ngayon ko lang naisip na ang landas na kanilang tinatahak ay hindi ang tamang landas. Amen. Talagang sila mga modernong pariseyo. Tama yan. Hindi na nila kami malilinlang pa. Oo nga. Ang demonyo sila. Mas matalino sa atin ng mga elders at alam rin nila ang Biblia, mas may kakayahan pa rin sila. Ngunit di nila kilala ang Diyos. Sila'y mapagkunwari. Isusumpa sila ng Diyos! Tama yun. Tama sinabi niya. Tama. Masyado talagang mapanganib ang pagsunod sa kanila. Oo nga. Yak na. Di tayo magagabayan papunta sa kaharian ng langit. Oo nga. Dapat natin silang tanggihan. Dapat nga natin silang tanggihan kung gayon. Sabi na sa inyo eh. Dapat hindi natin sila sinusunod.
Dapat nating tanggihan ang mga pastor at elder na to at hindi na nila tayo malinlang pa. Sandali. Marami akong napulit sa pag-usap natin noong nakaraan. Brothers and sisters, inilantad ng makapangyarihang Diyos ang tunay na diwa ng mga pastor at elder na lumalaban sa Diyos at nanloloko ng tao. Madalas na minamali ng mga pastor at elder ang pakuhulugan ng Biblia kapag nagpapaliwanag. Inaasahan ang kanilang mga imahinasyon upang ipaliwanag ang alam sa Biblia at teolohikong teorya. Upang magyabang, pabanguhin ang sarili, sambahin at sundin sila ng mga tao. Di nila pinagbubunyi ang Panginoon, sinasaksihan ng Panginoon. Sa halipay, nagpaplanong kontrolin ang mga tao. Oo nga naman. Bakit maraming reliyoso ang sumasamba sa mga pastor at elder? Pati na rin sa mga taong kayang ipaliwanag ang Biblia. Ngunit kakaunti lamang ang kaya magpahalaga sa Panginoon. Ano ang problema rito? Lalo na sa panahon ng paghatol ng makapangyarihan Diyos sa mga huling araw, maraming tao ang hindi nag-iimbestiga at naghahanap sa katotohanan. Hindi sila nananalangin sa Diyos, ngunit naghahanap ng mga pastor at sinusunod ang kanilang mga utos. Tama nga, hindi sila nananalangin. Naniniwala ba ang mga taong ito sa Panginoon o sa mga pastor? Marami akong natutunan sa mga sinabi niya. Sa mga sinabi niya. Marami talaga. Dapat tayong magnilay-nilay lahat sa mga problemang ito. Matagal nang inilantad ng Panginoong Jesus ang paglaban ng mga Pariseo sa Diyos. Kaya paanong hindi natin naunawaan pagdating sa mga reliyosong pastor at elder sa mga huling araw? Tama. At maraming pa rin mga taong sumasamba at sumusunod sa kanila. Wala silang kamalayan na sinimulan nila ang landas ng paglaban sa Diyos. At hinahamak at kinususuklaman ng Diyos tulad ng mga Pariseo. Anong uri ng problema ito? Hindi ba ito ang resulta ng panlilinlang ng mga pastor at elder? Oo. Siyang tunay. Totoo yan. Sinabi niya. Ngayon, maraming mga nagmamahal sa katotohanan at nagugutom sa pagpapakita ng Diyos ay nakita ang likas na pagiging antikristo ng mga pastor at elder. Iniwan nilang lahat ng relihiyon at tinanggap ang gawain ng makapangyarihan Diyos sa mga huling araw at dumadalo sa piging ng kasal ng kordero. Salamat sa Panginoon. At ang mga sumasamba at sumusunod sa mga reliyosong pastor at elder, sila ay pababayaan ng gawain ng Diyos. Oo nga. Brothers and sisters, kaunti na lamang ang ating oras. Malapit nang dumating ang malaking sakuna. Oo nga. Kung hindi natin titignan at tatanggapin ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, mauhulog lamang tayo sa kapahamakan, iiyak at magangalit ang mga ngipin. Tama ang sinabi niya. Diba? Tama. Bakit hindi man tinuro sa atin tunoon? Siyang tunay. Brothers and sisters, ang mga sakuna sa buong mundo ay nagiging higit na mas malaki. Lumintaw na ang apat na kulay dugong buwan. At nangyari na rin ang mga panlangit na kaganapan. Tila mga mapangwasak na sakuna ay malapit na dumating. Ang gawain ng paghatol na nagkatawang taong Diyos na mula pa sa tahanan ng Diyos ay malapit nang makumpleto. Mapapahalad tayong nakapakinig at tumanggap sa paghatol ng makapangyarihang Diyos at pagdalisay sa mga huling araw. Ito na nga ang tunay na pagdala sa kaharian ng langit. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang makadalo sa piging ng kasal ng kordero ng Diyos ay ang ating pinakamalaking pagpapala. Amen. Ang makapangyarihang Diyos ang siyang nagligtas sa atin mula sa panlilinlang at kontrol ng mga relihiyosong pastor at elder. Pinalalayo tayo sa kadiliman para sa liwanag at nang madala tayo sa harapan ng trono ng Diyos. Amen. Salamat lahat sa makapangyarihang Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Marami tayong nabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos sa mga nakalipas na araw. At sinabi ang ilang aktwal na mga problema na umiiral sa loob ng relihiyon. Tama. At sa ngayon, nakita na natin sa wakas na ang ating paniniwala sa Panginoon ay lumihis dahil sinamba at sinunod natin ang mga pastor at elder.
at lalong bulag tayo na naniwala sa mga salita ng mga pinuno. Ito ang dahilan kung bakit inrato natin ang maraming salita ng Biblia bilang mga titik at doktrina at nanalig tayo sa mga ito bilang mga panuntunan. Tama yun. Nang walang pag-unawa sa mga salita ng Diyos o kung paano makaranas ng mga salita ng Diyos. Siyang di natin alam kung paano hahanapin ang katotohanan kapag nanalangin tayo sa Diyos. At bukod dito ay walang tunay na pakikipag-isa sa Diyos. Oo. Ngayon ay malinaw na paano ito maituturing na paniniwala sa Panginoon. Maituturing na paniniwala ito, ngunit sa katunayan, ito ay pagsamba at pagsunod sa mga pastor at elder. Oo, totoo yun. At sa ganitong mga paraan, walang kamalayan nating tinahak ang landas ng paglaban sa Diyos at naging mga ipokritong pariseo. Talaga. Lubos akong nagpapasalamat sa makapangyarihang Diyos. Salamat. Ngayon, ang makapangyarihang Diyos. Ang makapangyarihang Diyos ang nagligtas sa ating lahat. Amen. Mga salita ng makapangyarihang Diyos ang nagpaunawa sa atin kung ano ang pananampalataya. Tama. Mga salita rin ng makapangyarihang Diyos ang nagturo sa ating malaman ang katotohanan. Amen. Upang wala ng bulag na pananampalataya sa Biblia at hindi tayo sumamba pa sa mga pastor na yun. Amen. Sa wakas ay nakawala na tayo sa kontrol at pag-aalipin ng mga titik ng Biblia at mga relihiyosong pinuno. Nakawala tayo sa sumpa na nagkulong sa ating paniniwala sa Panginoon sa maraming taon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon sa mga kapahayag nito. Makakarating tayo sa harap ng trono ng Diyos upang tamasahin ang pagdilig at pagtustos ng mga salita ng Diyos. At makakadalo sa piging ng kasal ng kordero, Amen. Tinatanggap ang personal na pagdilig, pagtustos, at pagpapastol ng Diyos. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. At sobra tayong pinagpala. Oo, oh, Amen. Tama. Sobra pinagpala. Sobra tayong pinagpala at sa Diyos. Hindi ko naisip kailanman na madadala tayo sa harap ng trono ng Diyos. Amen. At makakapasok sa pagsasanay ng kaharian. Amen. Salamat sa Diyos. Isang ginintuan na pagkakataon para sa atin na gawing perpekto ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat. Bukod tangi tayong pinagbunyi ng Diyos. Amen. Maraming salamat sa makapangyarihang Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kapatid na Lee, ang Yang Zhuang ay sa Bandaron. May isang malaking bilang ng mga kapatid doon na naniniwala sa Panginoon. Ah, salamat sa Diyos. Tayo na't magmadali. Tayo na. Okay, tara na. Okay, tara na.